Hello guys, so ngayon ipapakita ko kung paano i-assemble yung FOX offline loading machine which is non-Android na po siya. So which is non-Android, hindi na po tayo gagamit nitong Android phone sa itong ating custom word at ESP32. Kasi dati kahit keypad version po siya, kailangan po natin gumamit ng Android phone para po magka-display itong ating LCD. So ngayon, ang gagamitin na lang po natin dito ating serial custom board which attached the Arduino Nano, itong ating LCD, CD module, saka ito ating RPI. Saka needed din po natin ng GSM module. Saka ito yung coin slot. Saka itong bago nating keypad. Ito. Saka yung power adapter ng 12 volt. Saka 3 amps. So ayan. Yan lang po mga... Oh nice. Assemble muna natin yung paa ng ating serial custom board. Susunod naman natin na ilalagay is itong ating buck converter. Make sure lang po na tama yung pagkakalagay niya. Yung pula po na wires dito po yung sa 12 volts. Tsaka yung itim naman is dito sa ating ground. Make sure lang po na tama is para maiwasan po natin masira yung ibang components. Make sure po natin na higpit po yung pagkakalagay ng ating buck converter. So next naman po nating ilalagay ito ating Arduino Nano sa ating serial custom board. So ayan. Dito po sa ating serial custom board is meron pong palatandaan kung paano ilalagay yung ating Arduino Nano. So ito po, yan, BIN. May BIN din po dito sa ating serial custom board. Then dito naman po sa kabila is TX1 at meron naman po dito sa ating serial custom board na TX1. Yan. Sundin lang po natin yung pattern at kailangan po hindi po nababaliktad yung ating Arduino Nano para hindi para iwas po sa sira ng components. So ayan. Yan po ang tamang pagkalagay ng ating Arduino Nano. Ang next step naman po natin na gagawin is ilalagay lang po natin itong mga wires sa ating serial custom board. So first na ilalagay ko is yung wire ng ating LED. So dito po sa ating serial custom board is may palatandaan kung paano ilalagay natin yung wire. So ganyan, sundin lang po natin yung palatandaan. So next step po natin na gagawin is ilalagay po natin yung ating keypad dito sa ating serial custom board. Then dito din po pala sa ating serial custom board is may palatandaan din po kung paano ilalagay yung keypad. Yung asterisk sign at saka yung number sign. Meron din po dyan dito sa ating keypad menu. Saka ito po yung asterisk sign at ito naman po yung number sign. So kapag naglalagay na po tayo, sundin lang po natin to. So ito, asterisk sign. Kunin lang po natin yung wire ng asterisk. Tapos lalagay po natin dito sa ating asterisk sign dito sa ating serial custom board. So yan. So ito naman po sa last part is ito po yung number sign natin. Yan. Ito po yung wire niya. Ito po yung wire papunta po dito sa number sign ng ating serial custom board. Dapat po hindi po yung nagkakabaliktad kasi hindi po gagana yung ating keypad. So ayan, ito po yung kanyang setup. Next step naman po natin gagawin is ilalagay naman po natin itong ating LCD module dito sa ating serial custom board. So dun po sa ginawa ko noon is ito po yung wire ng LCD. Yan, ito. Sasaksak lang po natin dito sa likod ng ating LCD module. May palatandaan din po sa likod kung paano po isasaksak yung wire. Yan. So next step po is ikakabit po natin itong ating coin slot dito sa wire ng ating serial custom boards ito. Make sure lang po na sa likod ng coin slot nyo is naka-fast tsaka naka-no na po siya. Yan.
i-up lang po natin to. Then make sure lang din po is dito sa ating coin slot is dapat yung to po 12 volts. Then may 12 volts din dito sa ating serial custom board is makakadugma po siya. Yan 12 volts. Saka dito sa ating coin slot is may 12 volts din. Dapat magkakapareho kasi susunog po yung ating wire. Then ito naman po is sa ating seat saka sa ground. Dito naman po sa baba. Yan, may palatandaan din po dito kung paano din natin po ito ilalagay. So, ganyan. Okay na po. Yan, naka-attach na po yung ating coin slot sa ating serial custom board. So, ngayon is i-set aside muna natin yung ating serial custom board. A-assemblein ko muna itong ating RPI B+. Saka itong ating GSM module. Na may kasamang SIM card na para sa ating GSM module at yung SD card na para sa ating RPI. So, ito pong SD card, isasaksak lang po natin dito sa ating RPI. Yan. Ito po. Okay. Yan. Saka ito naman po yung ating GSM module. Isasaksak lang po natin yung SIM card dito po sa likod. Yan. Saksak. So, ayan. Tapos, itong ating GSM module is ilalagay natin dito sa USB port ng ating RPI. Kasi may USB port din po yung ating GSM module. So, ayan. Nakasaksak na po siya. Ayan lang po yung setup ng ating RPI. So, next step po natin na gagawin is ito po yung wire ng ating GSM module. Saka papunta sa ating Arduino Nano. So, ito po. Isasaksak lang po natin dito sa ating Arduino Nano. Ayan. Then, ito naman po yung sa USB port ng wire ng ating Arduino Nano is isasaksak lang po natin dito sa ating RPI. So, ayan. Make sure lang po na mahigpit po yung pagkasaksak kasi kapag hindi po is hindi po gagana yung ating LCD. Tsaka, tapos naman po is ito po need po natin ng wire ng charger. Make sure lang po na fast charger po siya. Ayan. Yung port po nito is ilalagay lang po natin dito sa ating buck converter. Dito po. Ito po yung gamit niya. Ayan. Okay. Para magkaroon po ng power itong ating RPI. Choke lang po natin ito dito. Yan. So, kailangan po talaga na fast charger itong wire ng charger natin. Okay. Para mabigyan niya ng power supply yung ating RPI. So, ngayon, susubukan na po natin itong non-Android FOX loading machine natin. So, ito, isasaksak ko na po itong power adapter natin. So, ayan. Normal lang po talaga na umilaw yung 12 volts natin yung LED. Tsaka ito ating serial custom board. Yan, iilaw siya. Yan. Ito ating Arduino Nano. Yan. So, iilaw din po siya. Tsaka ito ating buck converter. Tsaka ito naman po itong ating RPI. Needed po niyang umilaw itong ito ating GSM module. So, dito. So, yan. Normal lang pong umidlap yung 12 volts LED natin kasi nabuboot pa po siya. Antayin lang po natin ng mga 3 to 5 minutes ng booting. So kapag malapit na pong matapos magboot, iilaw po yung ating LED ng 2 to 3 beses. So ayan, una, pangalawa. So kapag nagkaganyan po, ibig sabihin malapit na pong matapos yung booting niya. So ayan, tapos na po siyang magboot. May display na po itong ating LCD module. Thank you.